يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang hinggil kung paano ang tamang pagrespeto sa banal na Quran. So nung nakaraan, nagbigay tayo ng mga ilang etiquette paano respetuhin ang banal na Quran at ibinigay natin ang isang maselang bahagi na dapat iwasan ng mga kamusliman bilang isang malaking pagrespeto sa banal na Quran ay ang iwasan niya ang makagawa ng tahrif. Tahrif means distortion or changing. Now, pag-aaralan natin ang pangalawa ay ang tinatawag na ta'til. Ta'til. So, ta'til means yung talikuran, layuhan, o wag natin bigyan pansin. Meaning, it's also reject. Reject ang aya, ang katangian, ang pangalan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran o ano pa man. Inire-reject natin. So, kung ito ay reject, tinatawag na reject, pagtalikod, paglayo, pagbibigay ng walang pansin sa ayaw, sa pangalan, katangian, sa bantal, sa banal na Quran, hindi ba ito ay katulad lamang ng pinaksa nating nakaraan, ang tahrim? Dahil kung inire-reject natin, iniiba natin ito, hindi natin tinatanggap, so ibig sabihin, ito rin ay katulad ng distortion or ito rin ay changing. Yes, that is true. Ta'til, mayroon siyang konektado sa tahrim. It's kinds of distortion or you changing. Okay? Ngunit, ano ang kanilang pagkaiba? Ang pagkaiba nila, itong tahrim, kapag ito ay hindi natin tinatanggap, tinatakwil natin, gusto nating sirain o palitan ang isang aya o pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala et cetera o sentence o ang words. Pagkatapos mo itong is distort or changing o hindi tanggapin, ay nagbibigay ka ng sarili mong explanation, nagbibigay ka ng sarili mong paliwanag. That is tahrif. Samantalang ang ta'til, ito'y konektado ng tahrif. Ngunit kapag siya ay nagre-reject, o like, siyempre, pag sinabi natin reject, this is a kind of distortion, hindi mo tinatanggap, it's kind of paninira. Ngunit hindi siya nagbibigay ng sarili niyang katwiran. Tahimik lang siya. Hindi niya matanggap, pero hindi siya nangangatwiran. That is ta'til. So ta'til at mayroon siyang konekto sa tahrif. But tahrif, wala siyang konekta sa ta'til. Remember that rules. Magbibigay ako ng halimbawa mamaya para maintindihan yung ganapang kaibahan ng ta'til at tahrif. Okay? Now, sa banal na Quran, almost makikita natin mababasa ang mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang mga katangian. So marami sa mga nagsasabi, marami rin ha, sa mga nagsasabi na sila'y hindi naniniwala sa pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Hindi sila naniniwala dyan. Ang kanilang katwiran, sinasabi nila na ito ay kung mayroong pangalan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at katangian, lumilitaw, nakatulad lang siya ng kanyang mga lilikha. So ano pang halaga ng sabi nila ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa kamithlihi shay, siya kanya ay walang maitutulad. Especially
sa ayaw madalas sinirecite ng mga tao, kul huwa lahu allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan sa ahad, at sa kanya ay walang may tutulad. So anong sense ng mga ayang yan? Sabi nila, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala may pangalan, katangian, katulad ng mga kanyang linikha, o mayroon siyang katulad, that's why hindi kami naniniwala ang Allah subhanahu wa ta'ala na may pangalan at mga katangian. Hindi kami naniniwala dyan. Okay? So, mayroon mga tao na nagtatakwil sa mga ganitong bagay, even ng mga aya. Bibigay din ako mamaya kung paano nila tinatakwil ang aya, no? Alhamdulillah. So, ang mga taong ito, hindi sila naniniwala sa katangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Now, ang mga taong ito, kung gayon, sino ang kanilang sinasamba? Dahil kung ang paniniwala mo sa isang sinasamba walang pangalan at katangian, sino ang iyong sinasamba? Paano mo sasagutin ito? Kung wala kang pinaniniwala ang pangalan at katangian ng iyong sinasamba, sino ang sinasamba mo? Paano mo sasagutin? Paano mo tutugurin ang bagay na ito? Hindi mo matutugunan. Because maraming katangian at pangalan na ang Allah subhanahu wa ta'ala na taglay niya na hindi maaaring taglay ng kanyang malilika. Like for example, siya ang Ar-Razak. Ibig sabihin, ito ay kanyang pangalan. At linalaman ng katangian yung aksyon. Ano yung Ar-Razak? Yung talagang pinagkakalooban yung biyaya ang kanyang mga linika. That is a name of Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang aksyon diyan ay ang kanyang katangian. So, paano mo ikakatwiran ngayon sa iyong sarili kung sino sinasamba mo kung walang pangalan at katangian ang iyong sinasamba? Nasaan yung Rahman? Nasaan yung Rahim? Nasaan yung Ghafur? Nasaan yung ang palaging buhay? Ang kataas-taasan? So, yan ay mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian na kung saan hindi mo pwedeng itakwil. So, kung walang pangalan ang iyong sinasamba, walang katangian, sino ang iyong sinasamba? So, paano mo tutugunin ang bagay na ito? So, malinaw kapag ang tao ay hindi naniniwala na ang Diyos ay hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, hindi siya naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang katangian, pangalan, walang pangalan, ang kanyang sinasamba, wala siyang Diyos na sinasamba. Sapagkat hindi ka maaaring sumamba na kung saan na kinikilala mong Diyos mo kung walang pangalan at katangian. Kapag sinabi mong walang pangalan at katangian, automatic, wala kang sinasamba. No? Alhamdulillah. So, ang bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mismong nag-describe sa kanyang mga pangalan katangian sa banal na Quran. Ito ay kanyang salita na ipaliwanag na natin ito. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili kung sino siya, anong kanyang pangalan, ano ang kanyang katangian. Okay? So, ipinaliwanag niya ito. So, at ipinaliwanag din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito sa kanyang mga kasamaan. At of course, dahil pinaliwanag niya ito sa kasamaan niya, alam ito hanggang ngayon ng mga kamusliman. So, hindi natin nire-reject ang mga pangalan, katangian, at anumang ayat sa banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo gumagawa ng taharit, hindi tayo gumagawa ng ta'til. Okay, remember, ang pinakamahalaga sa ating mga kamusliman talaga, ang pinag-aaralan natin ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pinag-aaralan natin ang kanyang pangalan at ang kanyang mga katangian, no? Alhamdulillah. So, ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilalaman ito ng aksyon bilang kanyang katangian. At ang katangian, yun ay katangian lamang at hindi nilalaman ng pangalan. Remember, magkaiba ang pangalan at ang katangian. Ang pangalan ng subhanahu wa ta'ala ay naglalaman ng katangian. Ngunit ang katangian ay hindi naglalaman ng pangalan. How? Like for example, kapag sinabi mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Rahman, ibig sabihin siya'y mapagpala. Lahat ng kanyang malinika ay pinagkakalooban niya ng biyaya, even na hindi sumasamba sa kanya.
Dahil ito'y karapatan ng mga lilikha niya sa kanya, pinagkakalooban niya sila ng mga biyaya. This is a Rahman. Ibang Rahman, ibang Rahim. Ang Rahim ay ang habag ng subhantala at itong habag na ito ay para lamang sa mga Muslim at sa kabilang buhay ito para sa kanila. Sapagkat wala makakapasok sa paraiso maliban sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ibang Rahman, ibang Rahim. Ang Rahman, lahat pinagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang hinigkap. Now, this Rahman is one of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang katangian ay nandoon sa loob. Anong aksyon? Pinagkakaloob niya ang lahat ng biyaya. That is a aksyon, that is katangian. So, ibig sabihin kapag kapangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, automatic mayroon nitong katangian. Okay? At ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabing pangalan palamaraman natin, mananatili ito magpakailanpaman. Wala siyang pinipiling panahon. Automatic magpakailanpaman, ito ay taglay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. That is name. Okay? Now, pumikap tayo ng katangian lang na hindi ito pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, yaong makara. Makara means best planner. Like for example, in Quran, sinabi ng subhanahu wa ta'ala, wa makaru wa makara Allah. Wallahu indul kairu makirin. At sila'y nagplano, at ang Allah subhanahu wa ta'ala'y nagplano rin. At ang pinakadabes bumuha ng plano ay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Meaning, this makara, hindi ito names ng Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Ito ay kanyang action lamang, katangian lamang. Sapagkat hindi ito mananatili sa kanya. Ang pangalang, ang katangian, hindi mananatili sa kanya. At ito ay hindi mananatili sa kanya ang makara. Ibig sabihin kapag hindi nananatili habang panahon ang isang katangian, ito ay hindi naglalaman ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Only katangian, only attributes lamang. Okay? How? Sapagkat kung walang nagpaplano, walang nagpaplano, like for example, binanggit nating aya, nagpaplano silang patayin nila si Isa alayhis salam. Nagplano din, Allah subhanahu wa ta'ala, nagplano Allah subhanahu wa ta'ala, inakyat niya si Isa alayhis salam. Diba? So kung walang magpaplano, hindi magpaplano ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, hindi mananatili ang makara sa kanya. Kung may magpaplano, at saka rin siya magpaplano. Ibig sabihin, action lang yan, Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya names dahil, hindi niya ito maaring maging taglay abang panahon. Kung walang magpaplano, hindi siya magpaplano. Like for example, siya ang matindi sa pagpaparusa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung walang paparusahan, walang gumagawa ng masama, halimbawa, walang gumagawa ng masama, sino paparusahan niya? Wala. Ibig sabihin, hindi niya magiging taglay habang panahon ang pagpaparusa kung walang sumusuway sa kanya at walang gumagawang kasalanan. So, hindi niya magiging taglay ito. Ito ay kanyang katangian. Action lamang at hindi niya pangalan ang mahigpit sa pagpaparusa. So, remember that rules. Kapag ito'y katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi niya pangalan, katangian lang, hindi mananatili sa kanya habang panahon. Ngunit kapag ito'y kanyang pangalan at naglalaman ng katangian, mananatili ito sa kanya habang panahon. Iyan ang kaibahan ng dalawang yan. So, inire-reject nila ito. So, palimbawa, kung sasabihin mo ang iyong sinasamba ay mapagpala, ang aksyon niya pinagkakalooban niyang lahat ng biyaya, ang kanyang mga nilalang, even ng mga limanis, ano pa, mga puno, mga halaman, pinagkakalooban niya. Kung walang panganitong pangalan ang iyong sinasamba, ha? Sino ang sinasamba mo? Paano may din-describe ang sinasamba mo? Sino siya? So, napakalayo ng katwiran ng iba na sila'y sumamba nang walang pangalan at katangian ang kanilang sinasamba. So, hindi maaring i-reject ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ang katangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kapag naniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga brother and sister in our faith in religion Islam, kapag naniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, alamin mo ito, kilalanin mo, kilalang kilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hindi sapat ang bigkasin mo ang shahada, ashhadu la ilaha illallah, na hindi mo kilala ang iyong sinasamba. Kailangan pag-aralan mo ang kanyang pangalan, ang kanyang katangian, ang kanyang mga ayang, ang kanyang mga revelation, kinakailangan pag-aralan mo especially ang kanyang pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi uubra. Na mahalin natin ang isang bagay na hindi natin kilala. Like for example, dumating si fulano, sabihin natin, ito ang mamumuno natin sa ating umma. Hindi ko kilala ito. Ano? Mamumuno siya sa atin, hindi natin siya kilala. O sasabihin mo, yes, mahal ko siya. Hindi mo maaaring sabihin na ngayon nang dinala at mamuno, hindi mo kilala. Sabihin mo, mahal mo siya, susunod ka sa kanya. No, hanggat hindi mo siya makilala. Diba? So, paano mo sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo rin siya kilala? Paano mo sasambahin at mamahalin ang bagay o isang bagay, like for example, ang isang tao na mamumuno, hindi mo kilala?
lalong-lalo na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So paano mo sasabihin na mahal mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinasamba mo siya gayong hindi mo nga siya kilala? Okay? So kailangan kapag pinasok mo ang reliyong Islam at naniniwala ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kikilalanin mo siya kung sino talaga siya upang sa ganun ay hindi ka makagawa ng isang malaking kalapastanganan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng paniniwala ng mga iba na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala walang attributes, walang katangian at walang pangalan. Subhanallah. Walang sinasamba ang mga taong ito kapag ito ay kanilang paniniwala. Okay? So, kailangan natin itong pag-aralan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ha? Siya'y dapat sambahin, kilalanin natin siya, kung sino siya, anong action, ang kanyang mga pangalan, sambahin natin siya ng kung saan kilalang kilala natin, nang walang alinlangan ang ating sinasamba. I give you example. Tignan nyo ang mga sumasamba kay Isa or Jesus alayhis salam. Ha? Sa dahilang hindi nila kilala, tunay itong si Propeta Isa alayhis salam. Itinago ng mga mangaral nila, tinuturo siya ay Rab, siya ay Panginoon. Sa dahilang hindi nila alam ang kanyang pangalan talaga ng Messiah or Isa at ang kanyang mga katangian na kung saan ang action ay ang ginagawa niyang action, siya ay isang propeta at sugo na ipanaganap niya lamang ang mga revelasyon mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi nila kilala, anong ginawa nila? Sinasamba nila si Isa alayhis salam nang walang kaalaman. Ha? Walang kaalaman, sinasamba nila si Isa alayhis salam. Hindi siya kilala ni mag-isa kanyang pangapangalan. Sinasamba na lamang siya bilang kanyang Panginoon. Bahala na. Basta ang paniniwala, sambahin si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang itinuturo na siya Panginoon, bilang siya Diyos. Sinasamba ng hindi kilala. Ganun ba ang gustong gawin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nasambahin din natin ng hindi natin siya kilala? So ito ay hindi makatwirang sabihin natin sumasamba tayo sa isang bagay o sumasamba tayo sa isang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin siya kilala. So very importante sa isang Muslim na kapag siya ay pumasok sa Islam at tinanggap niya Allah Subhanahu wa Ta'ala at Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, maging ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat kilalanin natin sila. Kilalanin kung ano ang sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, anong kanyang pangalan, anong mga aksyon ng kanyang mga pangalan, sino ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, like the sira, pag-aralan natin ito. Okay? So, alhamdulillah. Now, in our main topic today, iwasan natin ang makagawa ng ta'til. Ta'til tayo mga Muslim, mga sunnah wal jama'a, walang nagre-reject sa pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. We accept, ha, tinatanggap natin ng buo. Buong buo. Okay? Now, at hindi tayo gumagawa ng tahrib, pagkatapos natin sirain, i-reject, ay changing, ay gumagawa tayo sariling explanation, marunong pa tayo sa Islam, sa Prophet Islam. O kaya naman tatil, tinatanggi natin, ngunit hindi tayo kumigibo, pero, libit to Allah. Ah, bahala na nga lang, basta ako hindi ako naniniwala, bahala na sa mga, tsetra, 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 basta wala akong pakialam, hindi ako naniniwala, basta hindi na lang ako magbibigay explanation, that's tatil. Okay? Now, itong ta'til na ito, I give you example, ang kaibahan ng tahrif. Like for example, in chapter 5, verse 64. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Waqala al-yahudu yadullahi maglula. At sinasabi ng mga Yahud na ang mga kamay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakatali. Ha? Nakatali. Okay? Gullats aydihim, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gullats aydihim, walu'inu bima kalu, bal yadahu, is two hands, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, is two hands yadahu, mabasutatani yung fiko kay payasya. Ang kanyang dalawang kamay, ha? Ay nakaunat na malapad, siya ay gumugugol sa kanyang mga maibigan. So, ibig sabihin, yadahu means, this is a mudab-mudab ilayhi by dropping the nun, yadani, yadahu, is two hands. So, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, here, mayroon siyang two hands. Okay? Now, ang sabi nila, hindi nila matanggap itong mga nagre-reject sa katangian at pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagmagawa ng tahrif or ta'til, hindi nila matanggap ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mayroon siyang dalawang kamay. Hindi nila matanggap yan. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala walang kamay. Dahil kapag sinabi mong may kamay, siya ay katulad lang ng kanyang mga
nilikha. So ang sabi nila dito, ang tinutukoy dito, hindi literal na kamay. Ang tinutukoy dito ay yaong likas na likas o kakayaan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang gumagalaw dito, ang likas o ang kanyang kakayaan na bigyan ang sinumang kanyang gustong bigyan. Hindi literal na kamay anila. Okay? So, but Allah Subhanahu wa Ta'ala describe it na mayroon siyang dalawang kamay. Ah, mayroon siyang dalawang kamay. Paano mo i-reject ito? Siya mismo ang sabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon siyang dalawang kamay. Ah? Now, you don't believe sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ha? Dahil sasabihin mo, ay hindi ako naniniwala dyan, basta hindi ako naniniwala na may kamay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahala na Allah Subhanahu wa Ta'ala, leave it to it, ah, hindi ko problema ito, walang problema, walang explanation, hindi ko kailangan magpaliwanag, basta hindi ako naniniwala. This is tactile. Pero sabihin natin, hindi ka naniniwala na mayroon siyang kamay, hindi ka naniniwala, then you give explanation, no, walang kamay ang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, because Allah Subhanahu wa Ta'ala say, ha? Walam yakun lahu kufuwan, or he say, laysa kamitslihi min shay. So, wala siyang katulad, wala may kukumpara sa kanya, wala siyang kamay. So, nagbibigay kayo ng mga explanation that is tahrib. Pero kung sinasabi mo, hindi ako naniniwala, may kamay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, libe to Allah, wala pakialam dyan, that is ta'til. Okay? Paliliwanag ko mamaya kung oo, bro, may itong katwiran nilang hindi naniniwala, tapos di kikibo. Ha? Okay. So, inireject mo ang mga ito at hindi ka nagbibigay ng explanation that is a ta'til. Okay? O kaya naman, naniniwala kang sinabi may kamay siya pero itinatakwil mo mayroong siyang kamay na dalawa because sinabi niya, yadahu, meron siyang dalawang kamay. Sabi mo, ay, hindi ko tinatanggap na may dalawa siyang kamay. Mayroon siyang walong kamay. Katulad ng kanyang kamay ay mga katulad ng mga octopus na si Tahrib. Pagkatapos mo itakwil ang sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala, yadahu, ginawa mo itong explanation ng kanyang kamay, hindi mo tinanggap ang dalawa, tinanggap mo yaong walo at ginawa mo ang kanyang kamay katulad ng mga octopus that is tahrib. Okay? Dahil nabigay kayo ng sarili mong explanation. So when being Ahlus Sunnah wal Jamaah, we believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala and to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We don't reject, we don't distort the names, the attributes, the ayah of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung paano niyang sinabi ang kanyang gustong iparating sa atin, paano niyang dinistribe ito mula sa kanyang sarili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tayo ay naniniwala ang Sunnah wal Jamaah buong-buo sa bagay na ito. Okay? So, if Allah Subhanahu wa Ta'ala said meron siyang paningin, meron siyang pandinig, meron siyang mukha, meron siyang tuhod o lulod, meron siyang kamay, i-describe niya ito sa kanyang sarili, paniwalaan natin ito. Hindi tayo dapat gumawa ng explanation, wala tayong karapatan gumawa ng explanation, anong klaseng paningin ito, anong klaseng pandinig ito, mukha, kamay, at mga lulod, ano ito, hindi natin kailangan gumawa ng explanation. Kung paano lang i-describe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang, mayroon siya, that's it. At kung paano ito ipiniliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay? So makikita niyo rin, ito, madalas ito, na marinig ninyo, in one third of the night, bumababa ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala into the lowest heaven. Bumababa siya, one third of the night. Hadith yan. This is a hadith mutawatir. Pag sinabing mutawatir, subhanallah, hindi bababa almost 70 ang mga nag-rate, lahat otentibo. Same ang kanilang mga hadith, lahat ng nag-narrate na ito. So, ito'y mutawatir na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, one third of the night bumababa siya para hanapin ang humihingi sa kanya at humihingi ng tawad sa kanya, no? Para tugunin ito. Then, dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bumababa siya sa kailaliman o in the first lowest heaven in one third of the night. So sabi nila, hindi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bumababa. Ayan na. Hindi nila matanggap na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bumababa. Tulad ba ng lilikha niyang mundo, akyat taas siya, akyat taas, hindi nila matanggap yan. Ito rin ay hindi nila matanggap. Ang sabi nila, ang bumababa in one third of the night ay ang kapangyarihan ng Allah. Ang isa naman sinasabi niya, no, ang knowledge ng Allah. Ang iba naman sinasabi, no, ang habag ng Allah. Ang iba naman sinasabi, no, ang malaika ng Allah.
So binibigyan nila ito ng interpretasyon, itinatakwil nila kung paano i-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung bumababa in the lowest heaven. So yun ay dinescribe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ngayon bibigyan mo ito ng ibang kapaliwanagan na hindi itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Okay. So hindi natin maaaring gawin ito tayo mga alusunawa niya ma. Even na ang mga sahaba kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala may mukha siya, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang mukha, hindi na sila nagtatanong. Why? Impossible kasi malaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang nakakakita sa kanya. Impossible ma-describe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why alam nilang hindi pwedeng magtanong. Pag sinabing mayroong mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganito niya i-describe ang kanyang sarili at piniliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kalas. That's it. Hindi natin pwedeng bigyan ng interpretation, hindi natin pwedeng itakwil ang mga bagay nito o magdagdag, magbawas hinggil sa mga bagay na ito. Hindi. Okay? That is the ayah na kung saan binasa natin na itinatakwil nila ang ayah na ito because sinabi ng Subhanahu wa ta'ala mayroon siyang dalawang kamay, so itinakwil nila ang ayah ito, hindi nila matanggap ito. This is kind of distortion, paninira. It's changing, ha? So hindi nila matanggap. Kaya ang ta'til may konektado siya sa tahrib. Ngunit kapag walang paliwanag, explanation, that's ta'til. Ngunit kapag tahrib, kapag ikaw ay nagtakwil na o hindi mo matanggap, ni-reject mo, then magbibigay ka explanation, that's tahrib. Yan ang kaibahan nila. Okay? So hindi natin dapat gawin na mga Muslim ang gumawa ng ta'til. Even na sabihin natin, i-reject natin ito, hindi natin matanggap ito bilang distortion, bilang changing, then tayo ay manahimik. No. Uubra kaya itong katwirang ito? Na bagamat hindi mo matanggap, ay hindi ka na lamang kikibo? Ha? Now, let's take a look. Yung sinasabi ng mga tao na kung saan, i-reject nila, but they did not give explanation. Hindi sila nagbibigay ng explanation nila, no? Na kung saan ito'y tinatawag na ta'til. Okay? Tingnan natin ang kanilang posisyon kung ito ay uubra ang kanilang mga posisyon na ito. Nagbagamat tinakwil nila ay hindi na sila kumikibo. Libid to kalabas ako, hindi ako naniniwala na mayroon siyang mga kamay, mayroon siyang mukha, mayroon siyang mga kamay, mayroon siyang lunod, mayroon siyang pandinig. Hindi ako naniniwala. Bagamat hindi ako naniniwala, libid to Allah. Pero hindi ako naniniwala. No explanation. That's ta'til. Uubra ba ang sinasabi ng mga taing ito sa kanilang mga katwiran? Now, let's take a look ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 16, verse 89. Okay? Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ha? At ibinaba namin sa iyo ang aklat, isabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ha? Tibayanan li kulli shay'in wa huda wa rahmata wa busra lil muslimin. At aming ibinaba sa iyo ang aklat, bisabihin ang Quran, bilang paghahantad sa lahat ng bagay. Paghahantad sa lahat ng bagay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang ipaalam sa inyo ang lahat ng bagay. So napakalinaw, ha? Ilahantad ang lahat ng bagay, isang patnubay, isang habag, at mabuting balita para sa mga Muslim. Ha? Ibig sabihin, nagsisuko sa kanilang sarili sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusunod, ibig sabihin, Muslim. So, ibig sabihin sa ayang ito, chapter 16, verse 89, napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Quran ay ipinanao kay Prophet sallallahu alaihi wasallam upang bigyang katugunan ang lahat ng bagay na dapat malaman ng linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ihantad ang lahat ng bagay na dapat nilang malaman. Lahat, ha? Take note, lahat ng bagay na gusto nilang malaman ay inihantad. That's why the religion, Islamic religion, this is a religion, perfect religion, kompleto. Dahil lahat ay inihantad ang lahat ng bagay na kailangang malaman ng tao, either na anong bagay ito. Inihantad sa kanila, ipinarating. Okay? So dito, malinaw, ha? Na sinasabi nila, hindi ako naniniwala na mayroong pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong katangian, mayroong siyang ganitong kamay, mayroong siyang ganitong mukha, mayroong siyang ganitong pandinig. Hindi ako naniniwala dyan, but hindi sila nagbibigay ng explanation. Gayong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sinabi din ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang kamay, dalawang kamay,
Hindi mo ba ito naparating sa iyo? Hindi mo ba ito nababasa sa banal na Quran? Abay, ito'y tandisang walang karespetong gawain sa banal na Quran kung inireject mo ang nakasulat na mayroong dalawang kamay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig bang sabihin, pinasusunungalingin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi dapat nilang ginawa, hindi dapat sinulat, hindi dapat sinabi? Sila ba'y lumilitaw na mali? Inireject mo, okay, hindi ka kumikibo. Ba't inireject mo, uubra ba to? Hindi ba umabot sa iyo, inihantad ang lahat ng bagay, sasabihin mo, wala kang pakialam, hindi mo alam. Gayong sinabi ng subhanahu wa ta'ala, inihantad ang lahat ng bagay na dapat malaman ng tao. Ha? Alhamdulillah. So, ibig sabihin, lahat ng kailangan nating malaman ay ipinaalam. Ang mga bagay na hindi pinaalam ng subhanahu wa ta'ala, ito'y sa kanya. At hindi ito nating kailangan, na hindi niya na dapat ipaalam sa atin dahil hindi nating kailangan. Ang mga kailangan malaman lamang ng mga tao ang ipinaalam. Lahat inihantad ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanya at sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may kamay siya. Ah, hindi ka ba naniniwala? Hindi ka ba naniniwala na sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang dalawang kamay? Gaya ng kanyang mismo, i-describe niya sa kanyang sarili mula sa banal na Quran at sinabi rin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, hindi ka naniniwala kahit sinasabi na nila. Ibig sabihin, hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo ang kanilang mga sinasabi. Yan ang iyong paratang, ha? Wala kang sinasabi, hindi ka kumikibo, pero hinire-reject mo, pero hindi ka nag-explain, that is ta'atil. Pero anong ibig sabihin? Ba't mo hinire-reject? Ibig bang sabihin ay hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala mayroon siyang kamay? Hindi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya mayroong kamay ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil revelasyon ito sa kanya. Ibig sabihin, hindi nila ito alam. Hinire-reject mo, hindi nila alam yan. Kung bakit nire-reject mo, hindi ka naniniwala dahil hindi nila alam yan. So, ibig bang sabihin, itinatakwil mo ito? Itong gawain ganito, mga kapatid ko sa pananampalataya, no? Ay gawain tandisang kawalang respeto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa salita ng banal na Quran, tandisang walang pagrespeto sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pinagbibintangan mo sila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbibintangan mo sila, na sila ay nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. How dare you? Anong klasikang sinasabing Muslim kapag sasabihin mong tinatakwil mo ang aya o sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang kanyang katangin ng kanyang pangalan, tinatakwil mo? Anong klaseng Muslim ka? Ibig mo sabihin, nagsasalita sila ng hindi totoo? Nagsasalita sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi nila alam? Yan ang iyong paratang dahil hindi mo tinatanggap. Okay, hindi ka nag-explain. That's ta'atil, hindi ka nag-explain. Pero ito rin ang impact ng iyong ginagawa dahil sa iyong pagtakwil, bagamat hindi ka nagbibigay ng sarili mong paniwanag, ibig sabihin, pinasisinungalingin mo ang banal na Quran. Ibig sabihin, nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi totoo. Ibig sabihin, sila ay nagsasalita ng hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, kung sino man ang Muslim kuno na sasabi na ginagawa niya intentionally ang bagay na ito na itinatakwil niya, intentionally, ang isang dapat niyang paniwalaan kung paano dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili mula sa banal na Quran, maging katangin, maging pangalan, mga aya, at ganoon din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, intentional mo itong itinatakwil, intentional mo itong nire-reject, intentional mo itong sinisira, subhanallah, ang taong ito ay nasa labas ng pananampalatayang Islam, kahit magsalak at magayulo habang buhay, walang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay kumagawa ng major kufur sa pananampalatayang Islam. Okay? So, dito ang mga nagsasabing hindi sila naniniwala sa anumang bagay na ibinigay na aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad dito, this is a aya, na kung saan mayroon siyang kamay, sinabi niya, hindi tinatakwil mo ito. Itong ayang ito, hindi ka naniniwala. Dahil pinalalabas mo dito sa ganitong sitwasyon, kaya lumalabas ka sa pananampalatayang Islam, ay lumilitaw na ang aklat na Quran ay peke, hindi totoo. Subhanallah. Hindi totoo ang Quran, ibig sabihin, this is a peke. At ang sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ang Quran ay peke, peke rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung peke ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sinugo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, peke rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sapagkat ang nagpagpantala ng aklat na banal Quran ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito'y peke, peke rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. How dare you?
anong klaseng Muslim na nagsasabi kang Muslim na itinatakwil mo ang mga bagay nito? Ang dami ang sakit pakiramdaman ng isang Muslim, pakinggan sa tenga ng isang Muslim ang mga ganitong itinatakwil. At kapag sinagot tulad natin, sinasagot natin kung bakit ka lalabas sa Islam kapag intention mo ginawa ito, halala, iyan ang mga dahilan. No? Napakasakit pakinggan sa isang tenga ng isang mananampalataya ang mga bagay na ito. Can you imagine? Itatakwil mo may kamay ang subantala o may mukha siyang may pandinig, may panangin o kaya meron siyang lulod sa araw ng paghukom kung saan lilitaw yan, magpapatira pa ang mga tao. Pag pinakita niya ang kanyang lulod, magpapatira pa ang mga tao. Itinatakwil mo ang lahat ng mga ito. Anong ibig mo sabihin? Peke ang aklat. Peke ang prophet sa Islam. Peke ang ala subantala. Sino ka? Para sabihin natin peke ang lahat. So kaya tayo mga ahlus sunna wal jamaa, iniingatan natin na maiwasang gawin ang tahrib at ang tahtil. Ah, ito ay kasi gawaing tandisan, kung intentionally tandisan pang-iinsulto, panlilibak, pambabastos sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, pambabastos, panlilibak. Pagpapakita ng peking propeta at pagsisinungaling kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga bunga na kapag ang isang kunong Muslim ay inire-reject niya anumang pangalan, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala o kanyang mga aya, ang nagiging bunga ay ipinapakita mo ang sugo na siya ay ignorante sa reliyong Islam. Subhanallah. Ang kanya dalang-dalang mensahe ay kamangmangan. Subhanallah. Subhanallah. At ang kanyang dalang Quran na pinaliwanag natin na walang duda na salita na subhanahu wa ta'ala lumilitaw na peke at gawain ng isang ignorante. Subhanallah. Subhanallah. So mga kapatid po sa pananampalataya, napakahalaga sa atin na mapag-aralan natin talaga tunay ang ating relihiyon. Especially napakasalan ng paksahin natin sa araw na ito. Ito ay maganda sa atin, napupulutan natin ng napakalalim ng mga aral na dapat maiwasan natin. At ang gawain ito, especially ito na kung saan, paano natin mairerespeto ang tama, ang banal na Quran, after the etiquettes na ibinigay natin, ito ay iwasan natin. Apat ito, nakadalawa na ako sa araw na ito. Ito yung pangalawang dapat iwasan ng mga Muslim, ang gawaing tahrib. Ha? Sabi na sabihin natin mas masaklap ang gawaing tahrib dahil ang tahrib pagtatakwil o pagdidistort paninira, parang pare-pareho lang yan because ang tahrib may konektado doon pero ang tahrib walang konekta sa tahrib. So, ang nangyayari ngayon pagkatapos mong itakwil ay nagbibigay ka ngayon ng explanation. Sabi na mas malala. Wala namang pinagkaiba kapag ikaw ay nagtatakwil, pareho lang ang kanilang resulta. Hindi lang kumibo ang isa pero natatakwil ang isa, kumibo lang, tapos nagtakwil, kumibo lang at nabigay ng kasagutan. Pero parehas ang kanilang impact, pareho silang nagtatakwil at paano ka magtatakwil ang lahat ng bagay ay sinagot sa pananampalatay Islam, inihantad, paano may tatakwil na mayroon ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganito at katangian at mga ganitong kamay, mukha, paano may tatakwil gayong i-describe mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang sarili na mayroon siyang ganyan at pinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang ganyan. Paano mo i-describe yan? Paano mo itatakwil ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ber, sino ang iyong sasambahin kapag walang pangalan at katangian ang iyong sinasamba? Sino? Paano mo ito ipaliliwanag? Ber, tiyak ang tao ay hindi makapagbibigay ng kasagutan kapag sinabi niya ang kanyang sinasamba walang katangian at pangalan. Tiyak pag sinabi sa iyong sinong sinasamba mo. Dahil sa walang katangian at pangalan, wala kang sasabihin kung sino sinasamba mo. Dahil kapag ikaw ay nagsabi na mayroon kang sinasamba na sinabi mo, ang sinasamba ko ay yaong nagtutustos ng lahat ng bagay, that is a action, that is a katangian. Ibig sabihin, also ang kanyang pangalan niyan, siya ang Ar-Razak. So ibig sabihin, o siya ang Ar-Rahman. So ibig sabihin, yan ay pangalan at katangian. So kapag wala kang paniniwala sa katangian at pangalan, anong sasabihin mo kung sino sinasamba mo? So malinaw, kapag itinakwil mo ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka nang sinasamba. Huwag ka nang mag-claim ng Muslim dahil wala kang Diyos na sinasamba sa iyong sarili. Dahil tinakwil mo yan, wala kang sinasamba sa iyong sarili, wala kang kilalang Diyos sa iyong sarili. At kapag itinakwil mo ang mga aya sa banal na Quran, subhanallah, napakaraming defekto ito at panlilibak, paninirampuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at pagpapakita sa kanila na hindi sila totoo, peke sila, sila ay magnoranti, ang aklat ay peke, hindi totoo. Subhanallah, ang daming pagmamalabis na kung saan ang daming gawaing pagmamalabis ang may papakita ng isang tao na kapag inire-reject niya ang dapat hindi i-reject sa banal na Quran. So bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang-wala tayong i-reject sa banal na Quran. Kung paano dumating ang ayan ito, naintindihan mo natin na hindi naintindihan, mutasyabiyat o mukhamat,
tayo ay maniniwala. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang kamay, alhamdulillah. Sinabi niya dalawang kanyang kamay, alhamdulillah. Kung ito'y katulad ng tao, sabihin natin, hindi natin masabi. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala walang katulad, tiyak ang kanyang makamay ay hindi natin katulad. So hindi mo na kailangan itanong yan. Yun ang tama. Hindi ang sinabi ng subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang kamay, sasabihin mo, no, parang katulad lang ng tao, no. Sasabihin niya mayroon siyang kamay, pero huwag mo sabihin katulad ng kanyang mga lalika. Mayroon siyang mukha, pero huwag mo sabihin na katulad siya ng kanyang mga lalika. Mayroon siyang pandinig, pero huwag mo sabihin kanyang katulad siya ng mga kanyang mga lalika. Ang pandinig ng Panginoon subhanahu wa ta'ala, naririnig niya ang lahat, pati ang ugong. Naririnig niya pati ang nasilan ng lupa at sa langit at ang malalayo. Ikaw, naririnig mo? Kamukha mo ba yun? Yun ang sinasabing hindi mo kamukha. May paningin siya, nakikita niya ang lahat ng kanyang mga nilalang, nasa itaas man, nasa gitna, o nasa sa lupa, o sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, lahat nakikita niya. At alam niya ang nasa loob ng katawan o anumang mga bagay. Nakikita niya ang lahat ng bagay. So meron ka nun? Kamukha mo ba na sabantala? Yun ang tama. Kapag sinabi niya mayroon siya, okay, tanggapin natin, may mukha siya, anong mukha? Yan ang hindi natin katulad. Kapag sinabing may kamay siya, anong kamay? Yan ang hindi natin katulad. Yun ang tama. Hindi yung paniniwalaan, paniniwala mo agad sa sarili mo. Pag sinabi niya may kamay, oo, parang tao lang yan. No, mayroon siyang kamay. Ang katwiran mo pangalawa, pero tiyak ang kamay niya. Hindi natin yan katulad, di ba? Mayroon siyang mga paningin. Okay, tanggap natin, ngunit sabihin natin, tiyak ng kanyang paningin ay hindi natin katulad. Yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya'y walang may kakatulad. Kung meron man siyang paningin, hindi natin katulad. Kung meron man siyang kamay, hindi natin katulad. Kung meron man siyang mukha, hindi natin katulad. Kung meron man siyang pantinig, hindi natin katulad. Because wala kayong may tutulad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong klaseng pantinig yan, kung anong klaseng kamay, paningin, mukha, mayroon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasalita din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung siya nagsasalita, may ginagamit din siyang pansalita. Anong klaseng pansalita yan, hindi natin alam. Walang katulad ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang hindi na natin dapat alamin. Sa pagkatuwanang katulad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So now, we Muslim, nakadalawa na tayo sa pag-aaral nating sharyang ito hinggil sa maselang kung paano natin tunay na dapat respetuhin ang banal na Quran. Iwasan natin ang gumawa ng tahrib, iwasan natin ang gumawa ng ta'lil. At ipinaliwanag ko ang kaibahan ng tahrib, walang konektado ito sa ta'lil. Ang ta'lil may konektado siya sa tahrib. Ang tahrib ay yung pagkatapos mong changing ang isang sentence o words o salita o i-distort ito. Ibig sabihin, kung minsan i-distort mo ito, changing mo ito, nagbibigay ka pa ng sarili mong explanation. Samantalang ang ta'til, remember, itinatakwil mo ang mga revelasyon o sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ka nalang kumikibo dahil sa wala kang alam, pinababayaan mo na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ko tinatanggap yan. So ang parehong ito ay pareho lang ang resulta kapag ikaw ay nagtakwil sa ayan ng subhanatala sa salita at ng Allah subhanatala hinggil sa i-describe niya sa kanyang sarili o pinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, parehas lang ang impact ng kanilang kasalanan at kapag ito ay ginawa ng intentionally, subhanallah, ang sino mang nagsasagawa niyan, siya ay nakagawa ng major kufur, lumalabas na siya sa pananampalatay Islam. So nakadalawa na tayo, sa susunod ipagpapatuloy pa natin ang natitira, apat ito, nakadalawa tayo, tahrif and ta'til. At alam na natin ang anong minum nito at kung paano natin iiwasan ito tayong mga Muslim. So mahalaga ay muli, pinapaalam ko, pag-aralan natin ang Quran, especially salita at mga pangalan ng Subhanahu wa Ta'ala at kanyang mga aya, mag-aral tayo at magsumikap tayo mapag-aralan upang makilala natin lubos ang banal na Quran at ang pangalan ng Subhanahu wa Ta'ala at kung sino siya at ang aksyon ng kanyang mga pangalan upang lubos na makilala natin ang ating sinasambang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remember, hindi sapat ang pagsamba na hindi natin kilala ng lubusan ang ating sinasamba. So bilang pagmamahal natin sa kanya, bilang sinasamba natin siya, bilang tinatanggap natin siya, kilalanin natin siya lubusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo maaari sabihin na mahal mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo kilala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Upang maging totoong mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag-aralan natin ang kanyang buhay, ang sira. So lahat ng mga itong sinasabi natin, mayroon tayong programa sa video natin, type nila sa YouTube, Rowan Salebirai, R-H-O-W-A-N-S-A-L-E-H, dikit-dikit, then space, then Virai Victory, V-I-R-A-Y, then sa YouTube yan, type nyo yan, okay, i-add nyo ako sa Facebook, at doon ay marami din akong ipinapasok ng mga video lectures katulad ng mga ito. Okay? Pero kung gusto nyo maramihan, punta kayo ng YouTube, then punta kayo sa after YouTube, subscribe kayo, then after subscribe, makikita nyo doon yung mga playlist, pindutin yung playlist at naka-playlist lahat ng programa ko kung anong gusto nyo topic, buksan nyo kompleto ang bawat magiging paksa sa mga video ko. Mayroong mga Arabic grammar, mayroong reading tajwid rules,
mayroon kayong makikitang fake doon, mayroon kayong makikitang sira doon, no? Mayroon kayong makikita ng mga ibang-ibang lecture, mga ibang sabihin natin, mga may mga khutba, may mga dawa, mayroon kayong makikita din doon, may mga rules of fasting doon, marami, at ito ginagawa natin, mga kaalaman at kasaysayan ng banal na Quran. So marami pang darating isya nito ng mga video lectures like this. Okay? So alhamdulillah, hanggang sa muli, magkita-kita, magsama-sama tayo sa programang ito, mga kaalaman at kasaysayan ng banal na Quran. No? Ito po ang inyong lingkod, Ustad Imam Saleh Biray. Wakran daun, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khair. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا